nagbabalik kami ng reports, website. Meron na akong konting trivia about Villas 1.0. Naalala niyo po ba yung Villas 1.0 na ginawa ng SBP way back 2009? Mga kuligid player na assign ni Coach Tayco Turban. At alam niyo ba na may apat na player na hindi nakasali noong 2009? Tara, isa-isayin natin sila. At ayon kay Coach Tayco Turban, isipin nyo na lang kung gaano katalented yung Villas 1.0 noon. Kasi may mga hindi ko pala nakuha si Coach. Parang sayang, di ba? So, magtungo na tayo sa unang player na yan sa priority list talaga. Means, pasok na talaga sana to. Kundi lang sana nagdaro ng problema. At siya'y walang iba, kundi si Pauly. Tama, si Pauly na noon eh kasi kuya naglalaro sa UE at Cobra sa PBL. Ano nga ba ang dahilan ni Pauly kung bakit hindi siya nakasali sa Villas? So, ayun, nakilala natin yung una. Tumungo naman tayo sa pangalawa. Si Chris Banchero. Si Chris Banchero naman ay noon ay nag-aaral sa Seattle Pacific University nung tawagan siya ng SBP. Ano nga bang dahilan nito ni Chris kung bakit hindi siya nakasali? So ayun mga paps, nagkaroon pala ng ACL injury na si Banchero. Kaya pala bigyan natin yung NBA game niya. Tumungo naman tayo sa ikatlo. Si Sean Anthony. So basahin natin yung pahayag ni Sean Anthony. So ayun mga paps, totoo pala yung kasabihan na pag umalis ka, wala ka nang babalikan. Magtungo na tayo sa huling player na to. Sino nga ba ang motivational player na to? At ito'y walang iba kundi si Junmar Fajardo. Yes, si Junmar Fajardo na noon ay nagdadaro sa Cebu. Na-scout na pala si Junmar Fajardo ng SBP noon pang 2009. Ano nga pang dahilan ni Junmar kung bakit siya nakasali? So ayun mga ka-SS, sila yung apat na nasayang dahil hindi nakasali sa Villas 1.0. Pero tingin ko, hindi talaga para sa kanila yung slot. Kasi kung nakasali sila sa Villas 1.0, baka hindi sila isa ng PBA na yun. So ayun, maraming salamat po sa lahat.